Tara, luto tayo. Namiss ko to. Magsigang tayo ng salmon belly sa miso. Ayan, nakatutok na siya sa gripo. Yung isang haba, hatiin natin sa tatlong piraso. Request to ng anak ko kasi isa to sa kanyang mga paborito. Medyo mapurol nga lang dito yung aking kutsilyo. Wala pa rin kasi akong panghasa nito. Natapos ko na rin hiwain yung salmon. Tamang-tama yung sabaw nito sa lamig ng panahon. Nagsimula na ako maghiwa ng sibuyas. Nakakaiyak, naalala ko tuloy nung ako'y pinalayas. Sunod natin yung kamatis na kulay berde. Napalayas ako noong kasi natuto ako magrebelde. Sinunod ko na hiwain yung luya. Pero pagtingin ko, parang may kulang. Nasaan yung bawang? Ininit ko na rin yung manipis ko na acerola. Tapos binuhusan ko ng konting mantika. Binato ko na rin yung bawang. Sinunod ko yung sibuyas na parang kulang. Lagay na rin natin yung luya. Kasunod ng kamatis para mas masarap yung lasa. Then halu-haluin muna. Pag medyo okay na, lagay na natin yung miso. Mas creamy yung sabaw pag mas marami nito. Lagyan natin ng konting mantika para di matuyo. Eto palang ulam na. Tingnan ko palang kakatakam talaga. Then yung salmon, isabay natin sa paggisa. Halu-haluin lang hanggang medyo magkulay pula. Tapos isunod na natin yung tubig na galing sa gripo. Hindi madami, hindi konti, dapat sakto. Lagyan ng asin, depende sa panlasa nyo. Kasunod ang pampaasim nito. Ang gamit ko dito, sinigang sampalok mix original para siguradong maasim at maninamnam. Mangpaprank sana ako yung sandok, nilagyan ko ng maraming asin. Ginawa ko to habang walang nakatingin. Kaso ako yung makakalimutin. Walang hiya, ako yung tumikim. Yung sealing green nilagay ko na. Sinunod ko yung gulay na mustasa. At pag ganyan medyo paluto na. Dapat yung gulay medyo half cook muna. Yung titikman ko syempre yung salmon belly muna. Isa lang masasabi ko, panalong panalo yung lasa. Binanatan ko kahit mainit-init pa. Ayun, paso-paso yung aking dila. Pero okay lang, masarap naman. Panalong panalo, babay na nga ako.